good afternoon sa ating lahat. Kumusta na tayo dyan? Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol doon sa tagal na natin pinag-usapan ito eh. Yung how to register online sa NCSC, no? Paano nga ba, no, mag-register online? Yan ating pag-usapan today. Okay? Alamin natin kung paano para lahat naman tayo or lahat ng mga senior citizens ay ready sa universal pension. Okay? Para ready na sila sa universal pension. So, kailangan na kailangan na malaman natin lahat kung paano, no? Lalo-lalo ng mga senior citizens nasa mga rural areas, no? Walang access sa internet. Marami pa rin pala, pero mostly naman talaga sa atin ay may internet na kahit nasa rural areas naman. Okay? Alright. So, let's see. Dito tayo sa National Commissions of Senior Citizens. And by the way pala, if bago ka pa lang sa ating channel, pakisuing subscribe, like, share, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga video uploads natin. Okay? So let's go and dive in into our topic for today. Para ready lahat ng mga senior citizens na tumanggap na kanilang universal pension, no, which is 12,000 per year. Okay, and then that would be every 6 months. So meron silang 6,000 every 6 months. Malaki-laki din po yun. Alright. So, eto, dito tayo sa frequently asked questions. Okay. Alright, so dito makikita natin yung dito go lang to kayo sa www.ncsc.gov.ph, okay, and then /FAQ, okay, or you can go sa home, no, pwede naman tayo mag-explore pagka meron po kayong computer or kaya meron kayong cellphone, pwede naman dito, no, explore tayo para magiging knowledgeable tayo, no, sa ating website ng mga senior citizens. Okay, so dami dito na pwede nating pwede nating mabasa, no, and also you can also go to their forum, may forum na siya, no, na pwede kayong makipag ask questions and answer questions sa forum na ito. But I tried earlier sa forum na ito, parang wala pa gaanong tao, no. I joined the discussion and they need like your email address sa Gmail para maka-enter ka sa kanilang forum. But as of now, wala pa gaanong tao doon. Maybe because mga senior citizens are really very busy with their lives and they do not know, some of you know, do not know the forum that the National Commissions of Senior Citizens has. Okay, but soon, pagka naturuan na talaga, pwede kayo dito, no? Pwede kayo sa forum na to. Pag-click mo ng join the discussion now, you will be asked to log in or sign in with your Gmail. Pwede, madali naman gumawa ng Gmail. Pagka hindi nyo alam, tanong nyo lang sa mga apo nyo, anak nyo, kapitbahay at kaibigan na may alam. Okay? Alright, so as I mentioned earlier, no, punta tayo sa FAQ. Kasi dito po, yung mga guides sa para sa kung paano mag-register online. Okay, so pagkatapos na doon sa home, no, you go to the website of ncsc.gov.ph and then home, tingnan mo lang dito, oh, sa taas, ayan, home, organization, forum, news, career,
FAQ services. So click mo lang yung FAQ, marami doon na pwede nating masundan kasi ito ang kadalasan naman talaga ang FAQ tungkol ito sa registration online. So sabi dito, makikita mo rin doon what are the rights and privileges of senior citizens. Okay, so click here to view the answer. So once nasa website kayo, click mo lang to and then marami kang makikita dyan, no? Separate discussion natin yan kay mahaba din kasi yan. But if you wanted to know what's the right, then go to ano lang, ncsa.gov.ph and then try to check this, okay? The rights of senior citizens. Okay, madami yan. Alright, let's go to how to register online. So, sabi dito, lahat naman dito ng mga questions, no, frequently asked questions, no, sa website na to ay andyan na kaagad ang sagot. Hindi mo na kailangan mag-click-click pa para makita yung sagot na. Pahapyawan lang natin to kasi mahaba-haba to. Alright. So, how to register online? Ito na nga. Kasi in-explain ko din to noong yung previous na video ko. Pero ano, pagka hindi pa talaga masundan, ito ay talaga naman very simple, no? Madaling sundan. Okay, so how to register online and where? Sa ncsa.gov.ph yan. Okay, so how to register online? Click on the register now lang button. Okay, so if nandito ka na, so click register now lang. No, andyan sa baba. Scroll down mo lang, no? Ayan, dito, makita mo yan. Then, register now. Click mo lang to, register now. Okay? Alright, so let's get back to the frequently asked questions here. Okay. Alright, so dito sa click mo lang, register now button on the main page of the register online, to register online. Okay? Check the I accept box and then click proceed. So, simple lang. Follow the instruction. Okay, and you will then prompted to fill out the online registration form. Make sure you read and understand the instructions provided in the form on how and what needs to be filled out. Okay, so pagka once andito ka na sa dito ka na sa ang tawag dito, register online like this one. Kasi yung instruction doon sabi, click on register now. So let's go click register now. Okay, click register now. Okay, so click natin para talaga. Yan ang makikita mo, no? Once you click register now. Okay? Alright. So, ito yung makikita natin. No? Ayan. Okay. So, yun sa register now button in the main page of to register online. Then, check I accept. So, saan ba yung I accept dyan? No? Hahanapin mo dyan, I accept. Eto, register and be counted today. So, i-click mo lang tong box nito. So, once na na-click mo na yung register now, ito makikita mo, then scroll down mo lang. And then scroll down, yan, makita mo register now and be counted today. So, click mo lang I agree, okay? And then next, proceed. Ganun. Okay? And then sabi dito, click mo lang yung I accept and then click the proceed. Alright, so prompted ka to fill out the registration form. So, ito na nga yung form, no? Okay. So, fill out mo lang yan. Online Senior Citizens Data Form, new application, pag new ka, no? Alright. And then, fill out mo lang yung last name mo, first name mo, middle name. Okay, pag may extension ka, pwede naman. Alright, and then select the region. Anong region ka ba? NCR ka ba? Region, bar, car, or whatever. Ano region ka. So, lagay mo dyan. And then, province mo. Saan ang province mo? Ang city. So, ilagay mo lang dyan. No? Fill out mo lang dyan. Okay? And then, lahat ng kailangan i-fill out dyan, yung pakatandaan na yung may asterisk na pula. Yan ba? Region na may pula asterisk yan. Pag may asterisk yan, kinakailangan mo yan na i-fill out. No? Kung wala naman, katulad nito, optional lang yan, not required, no? Optional, pwedeng hindi mo lagyan. Pero pagka mayroong asterisk na pula, kailangan mo talaga na lagyan yan, okay? Like for example, sa birthplace, okay? Alright.
Kung ayaw mo, edi wag mo. No? Dito kasi yung marital status, may asterisk yan. So, required yan. So, kailangan dito, i-anuhan mo kung single, married, widow, separated. Yan. Okay, so on and so forth, religion mo, pwede namang hindi. Kasi optional siya, wala siyang asterisk. Okay, so sundan mo lang lahat ng mga asterisk yan. Yan dyan. Okay? So, mas maigi na kailangang ilagay mo. Halimbawa, ito sa baba naman, yung family composition, hindi naman nakalagay yung mga may asterisk dyan. Ano? Date of birth, yan. Yan. Yan, may mga asterisk yan. Pagdating pa naman dito sa ano family composition, okay, walang asterisk yan. Pero the best is kailangan mo i-fill out yan. Okay, so hanggang sa dulo ng walang hanggan. All right, and then mag-upload ka ng ID, and then after that, no, attach mo yung latest upload, take your photo kung meron kang yung mag-selfie ka. So, lagay mo yan sa cellphone mo. Pwede naman pag-click mo ang upload yan, dire-diretso yan sa hardware ng iyong or doon sa camera or sa ano po ba, nilalagyan ng picture doon sa cellphone mo, if cellphone ang gamit mo, or computer. Okay, so kung computer. And then, gumawa ka ng passkey, no? Sundan mo lang itong mga instruction dito. Please create your own PKN for your registration below. You will need this to access and verify your record later. Kasi later, okay, pagka ano, i-verify mo, hanapan ka ng PKN or your RRN. Okay, so hanapan ka. Okay, so create ka dyan, ano, make sure to remember and take note of your PKN before submitting. Okay? Alright, then, ano ba ito, ha? You will need this to access. Okay. So, sarili mo yan. It could be number. Okay? I mean, 4 digits yan, ha, only. Limbawa, 1, 2, 3, 4. Well, huwag naman ganun. Tandaan, sulat mo para ikaw lang makakaalam, no? So, 4 na digits, no? Or it could be 8, 9, or kaya birthday mo, or kaya ano, anniversary ng inyong mag-asawa, whatever, no? Pamili ka lang. Basta 4 digits yan. At, tawag dito, isulat mo para hindi makalimutan. And then after that, pag nagawa ka na niyan, naka-enter na ka ng dalawa, no? Enter, picky, and re-enter mo. Okay, so sa baba, pa-scroll down mo dito. Okay, this is to certify. So, i-click mo lang, i-tick mo lang yung box dyan. Click mo yung box na yan. Okay, may pag-click mong ganyan, ayan, i-check mo yan lahat, check mo yan. And then, I have certified yan, check mo rin yan. Okay? Alright, pag assisted, kung sinong nag-assist, kung wala naman, di huwag mo lang lagyan din. And then, proceed to submit. So, hindi natin i-proceed kasi hindi man tayo nag-ano, no? Para lang yun sa, ang tawag dito, kung anong dapat ang gagawin. Okay? Since hindi naman ako nag-apply, no? Hindi ko siya i-click proceed to submit. Okay? Alright. So, ganun lang po, no? How to register online. Napakasimple lang po para ready tayong tumanggap ng ating mga pension or your universal pension. Kasi, ang universal pension po ay, ang tawag dito, yung para po sa lahat yon, no? At, na-aprobado na to. Na-approve na. So, they are just on the process. Okay? Alright, so hintay-hintay natin konti kasi 2024 daw yan. Okay? So, paulit-ulit natin yan kasi hindi lahat nakakuha talaga. Hindi nakuha kung paano mag-register sa NCSC. Okay? So, dito din, tapos na tayo sa how to register online. You know? Next naman, what are the required items that need to be filled up in the online senior citizens data form dito, all items with an asterisk, yung sinabi kanina, no? So iyon ang ano, sunod-sunod na yon. How can I upload my photo? Yo, click mo lang yung ano, yung nandoon, yung dito ba, no? Yan. Step by step guide ito. Okay? So, pagka meron ka naman kasama dyan, alam na nila kung anong gagawin. If you know naman, kasi pag hindi naman lahat ng senior citizens ay
hindi marunong online. Kadalasan naman marunong online ang mga senior citizens, na? Okay. All right. So and so on and so forth. So marami dito, what ID do I need to attach or upload? And diyan yan, nakasulat yan diyan. And then what do I put in the name extension box, no? What if I don't want to indicate some of my personal information in the form? So basic information. So basahin mo lang 'to. No, kasi pag basahin natin lahat 'yan, abutan tayo ng siyam-siyam. Okay? All right, and then what else? What will I put if I don't know my blood type? Oh, lagay lang diyan. If you don't have any particular information what your blood type is, just scroll down the selection box and choose unknown. Okay. So andito lahat, no? Talagang spoon feeding 'to. Kasi napakasimple lang naman ng instruction. And do I need to indicate the names of this is parents? What is an RIN and what is the purpose of it? What is PKN and how can I nominate one for me? What will I do when I receive an error message upon clicking on the submit button? And what would I do if I committed a mistake in entering my data? So yan. Ang dami-dami, no? Masusundan mo talaga yan. And how can I verify my registration record? How can I get my RRN? How can I verify my registration record if I forgot my PKN? Ganun. So, up until the sa baba, what is the purpose of online registration? Ano nga ba? Kasi alamin mo dito, no? Alamin natin dyan. Pahapyo lamang, no? Ano bang purpose para mag-register ka online? Number one, kapag ka mag-releasing na yung universal pension, ready ka na. Makikita na nila sa system ng NCS, si Tampulana, okay na. Ano na siya, registered na. Registered na siya, so ready na to siya. Oh, kasi andun yung information mo, di ba? Address, alam nila yon. Kung may phone number ka dun, email address mo, andun, kontakin ka na lang nila. So that's pahapya of the purpose of online registration. Okay? At malalaman din nila kung anong pangailangan mo bilang senior citizen. Next, how can we make sure that we are using the legit online registration facility of the NCSC? So click mo lang, register on our official website. Ano lang yan? www.ncsc.gov.ph. Wala nang iba. No, kasi pagka sa website ano yan, mga website ekeknan, hindi pwede ang isang tao na gumawa nito kasi taken na to by the government, no? So legit talaga yan siya. Okay, and where can I download the senior citizens data form? And dito yan, how to download, what to download, and where. What else? Where can I find the RA11350 creating the NCSC? Ayan, no? Step-by-step guide, nandiyan na. Where can I find the IRR of RA11350? Ayan, click mo lang to dito pag andyan ka sa website ni NCSC. Alright, so yun ang ating step-by-step guide. Okay, again, paulit-ulit natin itong i-upload kasi napakarami pa ang hindi pa nag-register. Look at this. Ilan ba ang senior citizens sa Philippines? 12 million, no? Ilan lang ang registered dito sa NCSC as of now? No? Tingnan mo, counting to. All right. Now, that's 5,556,424 lang, no? Ang naka-register pa online. Okay? So kailangan mag-register tayo. Okay. Para mabilang tayo dito. Oh, ilan pa ang missing yan sa 12 million na senior citizens within the Philippines, no, sa ating bansa. 12 million. Oh, minus may 5,556,424. Okay? So more or less meron pang 6 million mahigit na hindi pa naka-register online. So, sino man yan, sino man kayo, mag-register na kayo. Kung hindi nyo alam, makialam kayo. Joke. Magpaturo kayo. No? Magpaturo kung anong dapat na gawin. Or, paulit-ulit mo, yung panoorin mo itong video na to, paulit-ulit, para masundan mo talaga ang instruction. Okay po?
Alright, and kung meron pa tayong mga katanungan, i-comment mo lang yan. Okay? Kasi sasagutin natin yan sa ating ang tawag dito, sa ating mga comment section. Sasagutin natin yan, pagsikapan natin. And or minsan, kumukuha tayo ng mga questions, no? Doon sa ating live streaming. Okay? So, alright, so hanggang dito na lang tayo. Sana ay marami tayong natutulungan today. Okay, so have a wonderful day and stay safe, everyone.